sa Christian leadership in the New Testament. New Testament. Pagkatapos naman po nito, ay magkakaroon tayo ng part 3. Ito naman po ay how to conduct effective meetings for groups. Para alam natin kung paano talaga ang effective meetings na hindi masasayang ang ating mga pag-meeting. Okay. So, ang title po nito ay ang sumusunod. Qualities of a good church leader. Qualities of a good church leader. Parenthesis, New Testament. New Testament. Okay, now, bibigay ko muna sa inyo ang background reading ninyo para sa gagawin nating pagtalakay dito. Read and write the following. Titus or Titus, Titus 1 verses 6, 7. Titus 1 verses 6, 7. Alright. And then, ang sunod na babasahin related to this is 1 Timothy 3, 2-7. 1 Timothy 3, 2-7. Okay, babasahin ko muna yung kay Titus na ito, ha? This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders or leaders in every town as I directed you. If anyone is above reproach, the husband of one wife and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination. For a leader, as God's steward, must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also rebuke those who contradict it. And then ito naman, 1 Timothy 3, 2-7. An elder must be, or a leader, or a bishop, must be blameless, the husband of one wife, in temperate, sober-minded, of good behavior. Makinig lang muna. Hospitable, able to teach, not given to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous, one who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? And not a novice, lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. So, according to Titus and Timothy, narito po ang qualities of a good church leader. Number one. A church leader must be above reproach. A church leader must be above reproach. Ulitin ko. A church leader must be above reproach.
So, anong ibig sabihin mo nito? Kumusta ba si ganon? Balita ko siya ang leader ninyo. Ay, tama po. You are correct. She is our leader. What can you say about her? In all honesty, she is doing well. She is an excellent leader. She gives good example. She is very kind, very hospitable, very understanding, and really gives good directions. Yun. Above reproach. Ibig sabihin, wala kang masasabing nakakahiya. Kumusta man ang leader mo? Ay naku, huwag kapunta ng ito. Baka masasabi ako. Huwag naman ako sa dungi. Ayaw ko talaga makasala. Kasi baka makapagsalita ako ng hindi maganda. Ay bakit nga? Palabas na huwag na. Ay nakakaya na. Bakit may masasabi ba tungkol sa linya niya? Ay, ayaw kong sa akin magkagaling. Sige na, sabi mo na. Naku, ayun na. Allah, ay alam mo naman ang mga sabi-sabi. Hindi natin alam kung talaga pero may mga sabi-sabi. Ay, ano nga yun? Like, promise ha, huwag mong sasabihin. Allah. Ay, na, bubulong ko kayo. Baka naman sa iyo lang yan. Hindi, pare-pero kami. Si Nerox na nga lang. Yun. So, anong ganda? Ito yung sinasabi ni St. Titus at St. Timothy. Ang leader must be such na wala kang maririnig na kahiyahiya o anuman. Oo. Alam mo, talagang iba talaga ang buhay ano, ha? Sa Pilipinas, bago tumulas sa Pilipinas, ay napabalita naman na nag-dispal ko yan. So, bilang ko yan. Eh, dahil sa koneksyon, alam mo na, sa atin, madaling makawalang salak. Pero, yun may sabi-sabi lang. Okay. So, you know what it means. Kung ang church leader must be such na ikaw na respectable. Wala akong masese dyan. Ako talaga, ilang taon na yan naglilid sa amin. Oo. Lagi siya nahihilek kasi bago po mag-elek siya nakasulat ng pangalan. Hindi namin mabura-bura. Hindi libulin. Kaya ilang taon na rin siya nilipin. Pero maliban doon, wala akong masasabi. Okay, joke lang yun ha. You know what it means? Ito naman tayo na, nobody is perfect. Yes. Wala naman tayo. O, eto sana eh. Eto sana ganito. O, Saint Joseph, wala kang ginagawa. Ikaw na mag-leader sa amin, ha? Wala ka naman dapat sa amin. Ay, lahat tayo may mga kakulangan. Oo. Lahat tayo may mga kahinaan. Pero, ang ibig sabihin dito, ay wala namang major-major. Yun ang ibig sabihin, major-major. Oh. You know what I mean? Ay, yung minsan, nagagalit. Okay lang yun. Yung aso nga, nagagalit din. Busa, nagagalit. Pero ang ibig sabihin, eh, wala ka masasabing ikahihiya.
You know what I mean, huh? Yes. Alright, so clear na tayo doon. Respectable, dignified, at kahit sinong member ang tanungin, saludo ako sa kanya. Father, saludo ako sa kanya. Talaga, bakit naman? Eh, dating nasa army yan. Inilisip ko lang naman. Ito yung man. Hindi pwede yung maestro, balat kayo, pasa kanila. Balat kayo pala ang pagiging leader mo. Parang banal, ngunit demonyo. Sino nag-Facebook live nito? Nasa Facebook daw ito mayroon. Talaga nga naman. Oh, ito, para maunawaan ang mga nanonood sa ating ngayon. Itong mga, hindi itong mga teaching, itong teaching is serious. Pero itong mga pasakali natin is, everybody, just for fun! So, number two, a church leader must be, understand it, isulat muna ninyo, tapos paliliwanan ko. Hindi ko muna ito papalitan kasi ito nasa Biblia. Pero pwedeng ipaliwanag na husay. A church leader must be the husband of one wife. Kasi, alam niyo, ang wording ng scripture is, nung unang panahon, is favoring the male, di ba? Pero, ang ibig sabihin nito, a church leader must only have one spouse. Oh, maestro, ikaw lamang. Oh,
Ayun, o kasi nga, marriage in the Catholic faith is to one person only. Yun. Clear naman to, this is the teaching of the church. A church leader must only have one spouse. O ganito. Ngayon, Father, eh, paano naman humuhumuhumuhang? Paano naman humu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 h
bago, namatay na pala eh. Maliban ka, maliban kung siya ang pumatay. Ay, ibang klase na yun. Hindi pwede maging leader yun, murderer yun eh. Oo, natulad nito. Inaapi siya ng inaapi ng kanyang asawa. Walang tigil sa pagsunod. Ang sampal, panginipan niya, tinis niya lang. Nagpasya siya na sa halip na gantihan ay ganito ang kanyang ginawa. Pagkababa siya at pagkumarating, tinis niya niya, hinahayinan niya ng isang bandihadong chicharro at pagkatapos gabi-gabi ay liyempo. Tinuluan po ng lamang at kare-kare. Pagkatapos na isang naon. So, father, yung leader mo namin ay hiwalay sa asawa. Okay, nangyari yan, correct? Oh. So, pwede ba siyang maging leader? Yes! Yes! Pwede. Provided, wala siyang kinakasama, iba. Kasi kasal pa siya. Kasal pa sila sa sipa? Yes, father. Santo Papa pa po. Kasal nila is still valid. Kaya, hindi siya pwedeng maghanap ng iba. Bagaman, bigo, ha? At hindi na niya pwedeng awitin ang walang kamatayan. Maestro, sumakay na kayo. In fact,
lagi silang nagtatawagan at laging nagbibigyan ng advice sa isa't isa and so on. At lagi silang nasa messenger, lagi silang nag-uusap. Wala problema yun. Eh talagang mahirap ang buhay. Kinakailangan ng may mag-sacrifice. Is it not? Oh. So, walang problema yun. Ang problema ay yung sinabi ko nga, if you are married at valid pa yung kasal, eh tapos may ibang kinakasama, eh, wala, disqualified. Hindi naman sa... I mean, talaga kaya ang magagawa natin. Eh, lamag sa utos ng simbahan yan. Oh. Pangalawa, if you are single, you, wala ka namang kalibin, may mga kaibigan, hindi mo masama makipagkaibigan eh. But there is no hanky-panky going on. You know what I mean? Walang kalukuhan. So, why not? Am I right, Father Jay? Kung may question kayo, ay, si Father Jay ang tumulong. Ililiwanag ko lamang. Ililiwanag ko lamang. Ngayon, kung magpapakasal sa iba, ay hindi pwede yun. Kasi balik pa yung kasal ko. Dapat mapawalang visa muna ang kasal. Either sa church, or sa civil. Kasi may labag sa batas yan. Bigami yan. Bigami. Alright. So, clear na tayo. Alright. So, a leader must have only one spouse. He or she must be devoted and faithful to his or her spouse. He must be devoted. Hindi alam ni Maestro yan ah. Okay. Alright. Therefore, ito, tingnan ninyo ito. Adultery is forbidden and is grounds for disqualifying a person from church leadership. Eh, sabi, napakalupit naman ang tadhana. Hindi ito kalupitan. Itinatama lamang ang sitwasyon. No. Pwede naman siyang hindi maging leader. Ang problema kasi dito ay against the commandments na ng Lord. Yan. Ibang istorya na yan. Okay? Alright. So, mamaya, kung meron kayong mga tanong, isulat lang ninyo at ipadala nyo kay Father. Sasagutin natin yun. Sa abot na makakaya. Number 3. A church leader must be a good manager of his or her own household. So, anong ibig sabihin ito? A church leader must be able to manage and lead his own home before he or she can lead a church organization. Ang ibig sabihin po nito, yung leader daw ay kahit sa kanyang sariling family ay magaling magpatakbo ng kanyang pamilya. You understand what I'm saying? Magaling siyang magpatakbo ng pamilya niya. Bawat linggo, meron silang fun run. Pinatakbo niya. No, ang ibig sabihin nito ay marunong magpatakbo ng pamilya. Disiplinado. And because of that background, applicable ito sa organization. Marunong din siya mag-manage ng organization just as she is able to manage her family. Ayun, sasabihin naman niya, ay, Father, nandito nga ako sa Hong Kong, eh, paano mo ma-manage yung pamilya sa Pilipinas? Excuse me, napakaraming mga nanay na nasa abroad na marunong magpatakbo ng kanilang pamilya, even from outside. Merong lumapit sa akin, matagal na ito,
At pagkatapos sa misa, dito kasama ko. Father, I would like you to meet my two children. Ito po, pasado na sa yung sa medicine board. Pasado na po. Ito naman ay engineer. Huh? Ilan taon ka na dito sa Hong Kong? Father, more than 20 years na. Paano mo na pa na kanya? Nasaan ang mga bata? Ay, di nasa Pilipinas po. Ayun, ginawa mo. Father, nung una, wala pa masyadong mga smartphone, tawagan kami. Kahit sandali lang ang anak, magbabayad kayo ha. Magdadasal kayo, mag-aaral ng mabuti ha. Constant communication. Constant. Kahit na malayo, long distance ha, there is love and affection. At nagbunga ng kabutihan. Ngayon, professionals ang nalagay. Domestic helper siya dito sa Hong Kong. Amen? Amen! So, hindi malayo mangyari yan. Hindi malayo mangyari yan. Nasa sa inyo yan. Pwede naman, mas maganda na kayo. May messenger, may Facebook, mayroong smartphone, at mayroong kung ano-ano, pwede kausapin, harap-harapan, oo. Kikita mo yung anak mo. Oo, yung anak ko. Oo, pati yung anak ba? Oo. Magkano yung hikaw sa ilong mo? Oo nga. Abo, bilip ako sa hikaw sa dila mo. Parang bet. Tignan mo, tara. You are able to communicate love and discipline even from a long distance. Although it is very difficult, it is possible. Amen? Amen. Balik tayo sa organization. Yan ang magandang leader. Pati pamilya niya ay meron siyang management qualifications na nai-a-apply din niya sa kanyang organization members. Kaya pag nag-meeting yan, lagi niya sinasabi, o mga anak, ganito ang ating gagawin. Yes, mommy. So you, at least you get the meaning, ha? Huh? Yes, ma'am. All right. Okay, clear na yan. Clear na. So, ano number? Number three yan eh. A church leader must be a good manager of his own household. Oh. Napakahirap kasi yung anak ay labas-pasok sa bilangguan. Ang ama ay hindi makita kung nasa naroon. Oh. So, you know what I mean? You know what I mean? Okay. So number four, a church leader must be sober-minded and self-controlled. A church leader must be sober-minded. Yung sober, mayroong hyphen sa gitna ng minded, ha? Sober, hyphen, minded. And self, hyphen, controlled. So, anong ibig sabihin itong sober-minded? Matino. Matino kausap.